Welcome or welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung ano ba yung laman ng bag ko kapag nag-work ako sa office. Ito yung aking bag. So, bag ko is from Mizu. And ang lagi kong ginagawa is kailangan maliit lang yung bag ko. Ayoko mag-pumasok na may bit-bit na malaking bag. Ayoko nang naka-backpack. It's either naka-sling bag lang ako lagi. And ito yung pakati kong ginagamit. So, excited na ba kayong makita yung aking bag ko? Kung ano bang laman ng bag ko? So, simulan na natin. So, ang rule ko kapag umalis ako ng bahay or may lakad ako or papasok man ako ng office, dapat maliit lang yung bag ko. Kasi nga ayoko magbitbit ng masyadong madami or masyadong mabigat. Kaya, dapat maliit lang ang bag. So, unang laman ng aking bag na dapat nandito sa bag ko lagi is yung wallet. Siyempre, kailangan to everyday. So, nandito na lahat ng pambili, cards, ganyan. So, wallet yung nasa loob. Sunod, hindi ko alam pero kahit saan ako punta, yung ID ko, lagi kong dala. Yan, ID ko sa company. Next, kasi yung bag ko pala, maraming bulsa. Ay, may pinitot ba ko? Isa rin pala sa mga gusto ko sa bagay, yung maraming packet. Para pwede akong maglagay ng mga kung ano-ano. Mayroon akong alcohol. Ayan. Sa bag. Tapos, malita salamin sa bag. Yes, mayroon ako yan. And yung watch ko. Kasi kapag minsan hindi ko na nasusuot sa bahay yung watch ko bago kumalis, kailangan lagi lang siya nasa bag para pagdating ko ng office saka ako mag-watch. Ganun. Tapos may times din na bago ko umuwi ng bahay, minsan yung watch ko natanggal ko na nasa office pa lang, diretso lang yun sa bag para pagdating ko sa bahay wala na akong intindihan na tatanggal ko pa sa katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero ganun. Tapos, yun, meron din ako susi ng bahay sa bag ko. Pero mukhang natanggal ko na dito. And, meron ako dito yung sa gitna ng bag. Teka, pakita ko sa inyo. Ito, itong gitnang to. Ang laman nito is mga kikikip ko. Before, gumagamit ako ng maliit na pouch, tapos ilalagay ko dito sa bag. Pero, ngayon, hindi ko na siya ginagamit kasi hindi na siya, yung pouch ko na yon na ginagamit ko before is masyadong malaki para sa bag na to. So, ganito kasi yung pouch na ginagamit ko before. Ayan, so lahat ng pangkikikit ko na pwede kong magamit sa office, tsaka yung, toothpaste, toothbrush, ganun. Nandito siya. Ngayon, hindi ko siya magamit dito sa maliit na bag. Kaya nag-decide ako na sa isang packet dito sa bag ko, doon ko na nilalagay lahat ng mga KKT. So, meron akong face powder. BB cream. Yung pang ito, pang curl ng eyelashes. Lipstick, lip balm, kailangan lagi ko itong dala. Tapos, itong hyper curl na waterproof from Maybelline for eyelashes. Ball pen. Ano pa ba? Yung pangkilay ko, ito. Tsaka, itong panali sa buhok, kailangan lagi akong meron nito kasi mabilis ako mainitan, mahaba kasi yung buhok ko and makapal. And itong medicine. Itong medicine ko, ano lang to, pag may period. So, lagi ko itong dinadala, just in case. Tsaka meron pa ako Advil. Yun. Kasi lagi akong minamigraine. Kaya lagi akong may gamot.
And nail cutter. Nail cutter. Meron akong maliit na nail cutter. Ano pa ba? Ayun, tsaka may maliit akong earrings. Ito. Earrings na bigay ng aking lola. Nasa bag ko ito lagi kasi minsan kapag hindi na ako nakakapaghikaw, bago ako umalis ng bahay, ayun, sa office ko ginagawa. Kaya yung mga pang-kikikip ko, ganyan din. Minsan kung hindi na ako nakakapag-ay sa bahay, hanggang madali akong pumasok, ganyan. Sa office ko siya gagawin. Pero yun nga, dahil nga maliit ang bag ko at hindi ako nagpa-pouch, so magtataka kayo kung paano ko siya binibitbit yung mga kikikip ko sa CR. Tawag dito. Ang lagi ko lang, basta ang ginagawa ko lang is dapat sa bahay nakapag BB cream na ako or face powder. Tsaka pag ng kilay, nakapag kilay na ako at least. Para yung iba na hindi ko nagawa, like yung mag-curl, mag-mascara, and mag-lipstick, doon ko na lang siya gagawin sa office. And ayun, may toothbrush din pala ako. Ito, nakabalit ang tissue kasi yung nga, sinisiksik ko lang siya doon. Pero may takip to. Nabalit ko lang yung tissue para hindi lang madumihan mismo yung loob. And ayun lang. Ayun lang yun naman ang bag ko. May times pala na nagdadala ko ng maliit na notebook. Pero yung notebook ko na yun, kapag dinala ko, hindi ko na siya, dinala ko sa office, hindi ko na siya pwedeng ilabas. Kasi bawal kami maglabas-pasok ng paper sa office. For some reasons, security reasons, ganyan. And, ayun. Ayun, binalimutan pa pala ako. Mayroon pa akong suklay. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Pero, lagi akong may comb na maliit. Minsan yung comb na maliit na ginagamit ko is yung panlalaki. Yun. Kasi maninipis lang yan, diba? Maninipis lang naman din kasi yung strata ng buhok ko. Mas madali akong magsuklay sa ganun. So, ayun. Tsaka coin purse. Saan na ba yung coin purse ko? Saan ako may coin purse akong nalagay lagi sa bag? So, ayun lang naman yung meron sa bag ko. And hindi ko alam kung ano bang meron sa bag nyo. Same ba tayo ng mga laman ng bag? Or meron pa kayong additional na nilalagay pa sa bag pag nag-work kayo or hindi? Dahil nga nag-quarantine ngayon and naka-work from home tayo lahat. So, hindi naman natin need ng bag, diba? Pero kapag lumalabas or nag-grocery naman ako or kami, share ko naman sa inyo kung ano yung bag na ginagamit ko at kung ano yung laman ng bag na yun. So, yung ginagamit kong bag kapag lalabas is eto. Actually, hindi to sa akin. Kay BF to. So, kanya to. Nakikilagay lang ako ng bag. Pero ako yung lagi nagdadala or nagbibitbit. So, ang laman ng naman na ito is a quarantine pass. Tapos, buksan natin. Ito, mas onti yung dala ko. Bukod sa itong wallet, syempre. Hindi ko lahat. Wallet, ang kailangan ko lang naman, suklay. Tapos, itong panali sa buhok. Isang lip, tinted na lip balm. At alcohol. So, ayun lang naman yung laman na itong bag ito. Tsaka susi. Tapos, hindi na ako nagbibigkat ako. So, syempre, mag-grocery ka lang naman. Di ba yung mga kailangan ng makeup ng todo-todo doon? Tsaka di mo hindi naman kailangan ng ID. So, yun lang yung niyadal ako para less yung mga gamit na bibili. Nadadalhin pala. So, ayun lang guys. Pasensya na ako medyo maingay dahil nga may construction dito sa malapit sa amin. And wala akong choice kundi ituloy na lang yung vlog. So, nga hindi pa ako nakapag-vlog ulit. So, ayun lang. And I hope nagustuhan niyo yung short video na to. And kayo, i-share nyo din sa akin kung ano bang laman ng bag nyo kapag nag-work kayo or lumalabas. Or kung ano ba yung mga laman din ng bag nyo sa ngayon. Dahil nga, mahirap lumabas ngayon and yun, mag-grocery lang ang payating gawin sa labas kapag umalis. Ayan, ang ingay na naman. Ano ba yan?
So, yun lang guys. And I hope na-enjoy yung itong video na to. Don't forget to comment, like, and subscribe to my YouTube channel. And click the notification bell para mag-updated kayo sa mga susunod kong videos. So, that's it for today. And thank you for watching. Bye!